Okay, alala nyo, this is really gonna age me, but who cares? Anyway, once upon a time, alala nyo, noon pa, as in nung noon, nung hindi pa siya under Deo, yung way back, as in 90s, yes, mga siguro 95, 96, gano'n na. Nandun din po ako sa kabila noon, may talk show ako doon. Pero nag-guest ako sa kanya. And then, sinabi niya, uy, balik ka na. Sabi ko, oh, sabi ko, sana magdilang anghel ka. Alala ko pa, nag-prosthetics ako doon. I play the witch. Kakaloka, no? So parang, bakit hindi natatawa? Hindi ko alam siya. Cute kaya. Tapos nilakain niya ako ng menudo. Diba, napaka-special ng menudo ng mami niya. Super duper duper sarap. Tapos, eto yung parang nakakatuwa lang. Kasi diba, si Direk Wen, he was proud of himself. And he should be. And parang ini-instill niya sa lahat ng tao na ipagmalaki mo kung ano yung nagagawa mo, true, kung sinong natutulungan mo, yes, kasi nagbibigay ka ng inspirasyon sa iba. And yun ang eto lang ha, and talagang kagabi bago ako matulog, talagang sabi ko, oh my God, that's why he loved to say this. Parati niyang sinasabi, respetuhin mo ang oras ng ibang tao. True. Huwag kang malilate, di ba? Kasi ang oras daw, ang daming pwedeng manakaw sa'yo na pwede mong mabili ulit, pwedeng maibalik sa'yo. Pero ang oras, pag nawala na sa'yo, kahit kailanman, hindi na maibabalik. True, no? Sobra. Nagal talaga siya pag nililate ang mga tao. Kasi talaga, pero once, nung nagpa-private Benjamin si Bim, nalate siya. Kasi sobrang traffic dahil umulan and all, nauna kami. Tapos sinabi niya, siya tetay pa tawag. Hindi mo sa bata. Sabi love niya, love niya si Bimo. Correct. Sabi niya, tetay, naunahan mo ko. Alam ko nang tatalakan mo ko. Dahil sasabihin mo, sabi ko, Direk, it's understandable. Sabi niya, 4 hours na nag-standstill talaga. So, alam mo, ganun lang siyang tao talaga na he would make you laugh. Yes. Diba? Sa set. Yes. Correct. Kahit sa set. Kahit sa mga lamay.